Itong nakikita mo ngayon ay isang innovation sa mundo ng negosyo. E-commerce is going to replace a lot of traditional way of doing business. O kaya naman, para sa mga Sari-Sari stores sa Pilipinas, the greatest inaction bias. They find it hard na intindihin ang technology. So para sa kanila, sobrang complex nito. Ito ang maitatawag sa estado ng e-commerce sa mga Sari-Sari stores. Dahil kahit na madaling maka-access sa teknolohiyang ito, hindi pa rin ito nagagamit sa kanilang mga negosyo. Yung pinopost mo sa aking bagong proseso, hindi nila ito maiintindihan. Gamit na gamit ang e-commerce technology sa ibang bansa dahil sa kakayahan nitong makapagbigay ng malaking competitive advantage. Kaya nakapagtataka, ano kayang rason kung bakit hindi ito gamit na gamit ng mga tindahan sa Pilipinas? Para sa isang Sari-Sari store sa Muntinlupa, nag-umpisa ang lahat dito. Itong nakikita mo ay ang coronavirus disease o mas kilala bilang COVID-19. Alam naman natin na nagdulot to ng isang global pandemic na nakaaapekto sa milyon-milyong tao. Estimating that 15 million deaths occurred globally due to the pandemic, around triple the current estimates. Paano to nakakaapekto sa mga negosyo? Saan ba ako magsisimula? Wala tayong inipon na pera para dyan lang kasi hindi natin alam na yung COVID dadating sa buhay natin. We are sinking deeper and deeper. Ang ekonomiya natin, mga kababayan ko, is masama talaga. Dahil nga sa mga nangyayari sa bansa natin, sa business, and then sa surrounding, sa health concern, medyo lailo lahat, pati mga bumibili. Sa kasagsaga ng COVID-19 pandemic nung nakaraang taon, halos 3,000 negosyo ang nagsara, base sa tala ng Department of Labor and Employment. Bumaba ang kita ng mga negosyo, maraming nawalan ng trabaho, marami ring mga negosyong nagsara, Philippine Airlines na sinuspend halos lahat ng kanilang international and domestic flights noong 2020 dahil sa travel restrictions. Jollibee na temporarily nagsara dahil sa pagbaba ng kita. Globe Telecom na nakaranas din ng pagbaba ng kita. Iilan lang to sa mga apektadong negosyo at marami pang iba, tulad ng mga Sari-Sari stores. Bilang mga may-ari ng tindahan, syempre, hindi mo hahayaan na tuluyan na lang mamatay ang negosyo. Kaya naman, nag-udyok ito ng innovation patungo sa pagbabago, ang e-commerce. Based sa naaalala ko, okay naman yung kita ng NK store and enough siya para mapanatiling buhay yung Sari-Sari store, and meron kaming enough customers, and ang mga customers na to is nag-order through walk-ins. Ayun. Si Kyle Luces ay isang assistant manager ng isang Sari-Sari store, ang NK Variety Trading dito sa Muntinlupa. Yung pandemic na nag-serve to as first major problem na nakaharap ng family business namin, yung NK store. Kasi dahil sa pandemic, naka-apekto to sa nag-iisa na tatanging order channel namin, which is yung walk-ins. So dahil nga pinagbawal na pumasok sa mga tindahan muna, temporarily, nawalan kami ng customers. Napanatili namin siyang buhay kasi naisip ng father ko, what if gamitin natin yung messenger and gumawa tayo ng group chats ng mga customers dito sa Campbell, yung customer base namin. Dito ko natutunan na kahit ang mga maliliit na Sari-Sari store ay gumagamit rin kahit papaano ng mga online platforms bilang daan sa e-commerce. Pero nagulat ako sa nalaman ko. Oo, hanggang ngayon ginagamit namin ang Facebook Messenger page and SMS and calls as our order taking channels. Nagulat ako dahil
ilang taon na ang lumipas simula nang gumamit sila ng online platforms. Dahil sa pandemic, tumaas ang demand for online shopping. Dahil sa pandemic, lumaki ang e-commerce market. Dahil sa pandemic, dumami rin ang online payment options at mas marami nang gumagamit ng GCash. Ang pinagtataka ko, how come na walang nangyaring innovation sa order management ng NK Store after a few years? Kasi medyo hirap ang NK Store owners na makapag-innovate ng makabagong paraan sa pagkukuha ng mga orders. Dito ko na-realize na lahat ng problema sa kanilang order management process ay nandyan lang ang solusyon. Tulad ng high order volume. Yung process namin is hindi niya kayang i-cater kapag masyado ng heavy or marami na yung order volume. Order channel overload. Masyadong maraming ordering channels. Like nabanggit ko kanina, lima yung mga yun. At poor customer service. Nagbisto lang domino effect yung mga problem. So from one problem, nag-cause ng iba pang mga problem. Kaya naman, gumawa ako ng new order management process ng NK Store na magbibigay ng solusyon sa mga problemang ito. At ito ay base sa isang leading e-commerce platform na ginagamit ng mga negosyo para gumawa at magpatakbo ng online stores. Ito ang order management process ng NK Store. Mag-uumpisa ang proseso kapag umorder ang isang customer. I-check ng owner o ng manager kung available ba ang items na nakapaloob sa order. Kung available, ipe-prepare ng manager ang order. At kung hindi available, sasabihing out of stock at bibigyan ng alternative suggestions ang customer. Kung hindi tatanggapin ng customer ang suggested alternatives, i-acknowledge ang decision at feedback nito. Kung tatanggapin naman, ay babalik tayo sa pagpe-prepare ng order. Pagkatapos i-prepare, i-calculate ang total price nito para i-send sa customer. Pagkatapos, aalamin kung cash on delivery ba ang payment method. Kung hindi, aalamin kung aware ba ang customer sa GCash account details ng NK Store. Kung hindi siya aware, bibigyan siya ng GCash account details. Kung aware naman, didiretso na tayo sa pagko-confirm ng GCash transaction. Kung cash on delivery naman ang payment method, aalamin kung exact payment ba ang ibabayad. Kung hindi exact, ika-calculate ang sukli. Kung exact naman, ibibigay na ng manager ang delivery details at ang sukli. Kung meron man, sa delivery person. Pagkatapos, i-check naman ng manager kung meron pa bang additional orders sa order channels. Kung meron, babalik tayo sa pag-check ng availability ng mga items. Kung wala naman na, mag-i-start ng mag-deliver ang delivery person at ina-notify niya ang mga customers na dedeliveran niya. Pagdating ng delivery person sa destinasyon ng kanyang mga dinedeliveran, siya ay magsisend ng notification at maghihintay. Meron lamang 10 minuto ang mga customer para i-receive ang kanilang mga orders. Kung hindi na-receive, sasabihan ang customer na madedeliver ang kanilang order sa next delivery. Kung na-receive naman, i-check ng delivery person kung may mga orders pa bang i-deliver. Kung meron, kailangang tapusin itong i-deliver. Pero kung wala na, kailangang bumalik ang delivery person sa store para i-deliver ang mga susunod na orders. Ayan ang order management ng NK Store. Hanggang ngayon ay nagdudulot ito ng 3 problema. Una, ang prosesong to ay gumagana para sa maliit na sakop ng mga customers lamang. Hindi kasi optimized ang prosesong ito para makapag-handle ng malaking sakop ng customers dahil masyadong mahaba ang proseso at kumakain ng maraming oras. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na high order volume na kung saan naiipon ang orders dahil sa mabagal na proseso.
Pangalawa, bilang resulta ng high order volume, magkakaroon ng delays sa proseso at nagkakaroon ng poor customer service. Nababawasan ang bilang ng mga satisfied customers at maraming mga nadidismaya. At ang punot dulo ng lahat ng to ay walang iba kundi ang pagkarami-raming order channels ng NK Store. Imagine, meron kang 5 order channels at mag-isa ka lang. Mag-isa ka lang nagpe-prepare ng mga orders ng customers. At tuwing rush hour, sabay-sabay na nagno-notify ang 5 order channels dahil sa mataas na demand ng mga customers. Mahirap, di ba? Kaya naman, 2 solusyon ang dapat gawin sa proseso. Una, instead of 5 different order channels, magkakaroon na lamang ng 1 order channel. Pangalawa, i-automate natin ang iilan sa mga parte ng proseso para mas mababilis. Para magawa to, gagamitin natin ang e-commerce platform na mayroong higit na 1.7 million active online stores sa buong mundo at nakapagproseso na ng mga transactions na nagkakahalaga ng $307 billion ang Shopify. Gamit ang Shopify, bubuo tayo ng e-commerce website ng NK Store at hindi na tayo gagamit ng Facebook, Messenger, SMS at calls. Lahat ng orders sa website naman gagaling. Kaya naman, una, hindi na kailangang i-check ang availability ng items dahil automatically itong nangyayari sa website. Ipe-prepare na lang ng manager ang orders na magre-reflect sa order screen ng website. Pangalawa, anything na related sa delivery details at transactions ay hindi na rin kailangang asikasuhin pa. Tulad ng ibang mga e-commerce platforms, automatic nang sinasolve ang total price. Automatic na rin ang online transactions at pagdating naman sa COD, ang customers ay mag-i-input ng entry kung exact payment o magre-require ng sukli ang kanilang order. Automatic na rin mag-show ang delivery details per order. Dahil automatic na nangyayari ang lahat ng to, ito na lang ang matitira sa flowchart process sa side ng employees sa NK Store. Sa ganitong paraan, mas mapapabilis na ang proseso at ma-eliminate na ang mga problema sa dating proseso. For sure, magagamit na ng NK Store ang prosesong to sa kanilang business. Akala ko lang pala. Sa tingin ko, yung pinopost mo sa aking bagong proseso ng order management process ng NK Store is hindi nila ito maintindihan. Kasi nga, yung NK Store owners, they find it hard na intindihin ang technology. So para sa kanila, sobrang complex na ito. And they don't have time to understand the technology. And dahil doon, ito yung sa tingin kong naglilimit sa possibilities ng NK Store. Ito na yung punto na kung saan na-realize ko na sa kabila ng potensyal ng e-commerce technology na baguhin ang maliliit na negosyo tulad ng Sari-Sari stores, maraming business owners ang hesitant na i-adapt ito. Ang tawag ko sa hesitation na to ay the greatest inaction bias. Pero bakit ba sila nag-hesitate? Isa sa mga main reasons ay ang complexity ng teknolohiya. Karamihan ng mga owners ay sa tingin nila ay masyadong komplikado at mahirap intindihin ang e-commerce. Kasi hindi sila familiar sa paggawa nun and konti lang yung understanding nila sa technology. Isa pang rason ay ang fear of change. Ang mga sari-sari stores ay iisang pamamaraan pa rin ang ginagawa sa loob ng maraming taon at hesitant sila na baguhin ang mga proseso at sistema. Natatakot sila na baka ang mga pagbabagong to ay makakasira ng kanilang mga tindahan at mawawalan ng mga customers. Yun, sa tingin ko, mas prefer nila na kung ano yung nag-work as of now
yun na lang kesa baguhin pa and mag-post pa ng risk na baka maka-apekto to sa buhay ng business. Ang isa pang dahilan kung bakit may inaction bias ay dahil sa kakulangan ng kaalaman at edukasyon tungkol sa mga benefits ng e-commerce. Maaaring hindi nakakaalam ang maraming may-ari ng Sari-Sari stores tungkol sa potensyal ng e-commerce. Tulad ng pagtaas ng benta at kita, mas maraming customers at improved order management processes. Ito ang dahilan ng NK Store kung bakit nga ba naging inaction bias ang e-commerce technology. Maaaring ito rin ang mga rason ng ibang owners at maaari ring hindi. Importante sa mga Sari-Sari store owners ang i-embrace ang e-commerce at i-overcome ang the greatest inaction bias. Kapag nagawa ito, maa-unlock nila ang potential ng makapangyarihang technology na to at makakakuha sila ng competitive advantage sa marketplace. Sa huli, lahat ng ito ay nakadepende sa isang desisyon. Will e-commerce be your greatest inaction bias, or will it be your greatest innovation?